umuwi ng Pilipinas na hindi nila tinanggal yung kanilang SIM card ng cellphone nila. Nako! Pagbalik nila ng Canada, ang laki ng binayaran nila. Ikaw na ang may sabi. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na ito, mga kainags. Ano? Ito na nga ba yung kinakatakutan ko, eh, no? Sa tuwing kumakanta ako, bumabagsak ang ulan, mga kainags. Ano? Pambihira. Oh. Itong sinampay ko ito kaninang alauna ng madaling araw. Kasi akala ko pagising ko, matutuyo agad dahil sisikat ang araw. Pero nagkamali ako, mga kainags. Kaya sinisisi ko na naman yung sarili ko ngayon. Kasi kumanta na naman ako kagabi. Buisig. Amira. Ay, nako. Diyan ko muna lalagay ito, mga kainag. So. Yan, dyan. Diyan ko muna lalagay ito. Kahit pa paano, matutuyo-tuyo na rin yan. So, bala ko na rin linisan tong backyard ko, mga kainag. Ay, itong aking garahe, no? Gusto ko nang i-organize kasi gusto ko rin tumambay dito, no? Maglagay ng TV. Yan. Kasi siya kayo siguro mga tatlong taon ko nang hindi naaayos yung aking garahe na yan. Pambihira naman. Oh. Nako, bakit na naman ganito ang panahon? Nako, September na, mga kainags. Kakanta na si ano, kumanta na pala si Jose Marechan, di ba? So sa Pilipinas, kumanta na, no? Pinatugtog na yung kanta ni Jose Marechan. I believe that Christmas and telling in your heart. Let's sing a Merry Christmas and a Happy Holiday. Ayup ka sayang, kumakanta ako ah. Ang bihira. Pati mga ibon, mga kainag. So, mukhang nagagalit sa akin, naglilipara na. Dika, let's go, let's go, let's go. Yan. Pati yung aso natin. Inawat ako sa pagkanta, mga kainag. Ano? Kaya itong ayoko eh. Nako, sigurado, kumanta ako ngayong araw na to eh. Hanggang bukas yung ulan na yan. Ibon, mga ibon na to ah. Nanghihingi ng pagkain, mga kainags. Bigyan natin ako. Eh, nagpaparamdam at nagpapapansin sa atin ang ating mga alagang ibon. Ano naman ginagawa mo? Ha? Ano naman ginagawa mo? Pati aso pinansin, no? Ang bihira. Cute ng aso natin, mga kainag. Tara, bigyan mo natin ng pagkain itong ating mga... Nako, alagang ibon. Yan. O, tara. Kawawa naman, tag-ulan. Mahirap maghanap ng pagkain. Yan. Hop, ang ginto ni sayon, bakit matapakan natin. Yan. Yan, lagyan natin. Uh-huh. Oh, yan. Ayos na. Masaya na yung mga ibon na yun, mga kainags. Masaya na sila, may pagkain na sila. Hindi na sila mahihirapang maghanap ng pagkain dahil binigyan natin sila. Yan. Alright. You know. Whew. So, bala ko kasing gawin ngayon, mga kainags, ano? Yung binigay sa ating zucchini ni Dave, no, yung kapitbahay natin. Lulutuin natin ngayon. Yung kalahati lang para may pang ano tayo mamaya. May pang ulam, di ba? Sayon ah. Hindi, may pasok kasi ako ngayon, mga kainags, ano? Kaya kailangan natin magluto ng ulam ngayon. Tapos meron akong piniritong galunggong doon eh. Dalawang araw na yun. Sabi nila, yung galunggong daw, mga kainags, eh, na pinirito, pag tumatagal, lalong sumasarap. Hindi naman mababapanish yun eh. Kasi medyo malamig na, ano? Ano? Tsaka muna, ano, ha? Ito lang muna, kalahati lang muna. Tapos to the rest, tira natin, lagyan natin sa fridge, sa cooler. Gisa na natin, mga kainags, ano? Nako, mga kainags, kita nyo naman, ano? Texture pa lang nung niluluto natin zucchini. Ang ganda na sa mata.
at mukhang masarap, syempre. Ang ating paboritong taksiw na makirel. Yan, nakasarap niyan. Tapos ito, ano natin, halu-haluin natin. Yan, bigat pala nito. Sigurado, mabigat din sa katawan to. Ayos. Yan, lagyan lang muna natin ng extra virgin olive oil para may sabaw-sabaw ng konti yan. Yan. Naku po, Panginoon. Napakasarap mga kainag siya. Walang tayong isa tikman natin mga kainag siya. Yan. Naku po, Panginoon. Ingik. Sarap. Ha? Sarap. Pakainin muna natin ito mga kainags at naku, maiiwan na naman mag-isa ito mamaya. Pero mamaya mga alas 5, uwi naman sa bahay yung pangalan na prinsesa natin. Kaya may kasama pa rin itong si Sion. Pasok na tayo mga kainags, ano? Naagaw lang ng mga ibon yung attention ko eh. Ang iingay nila, ano? Kasi masaya sila. Ayun, no? Nasa puno. Parang sinasabi nila, ubos na yung binigay mo sa aming pagkain. Bukas naman. Kikita nyo yan, nandyan sila oh. Dami nila oh, yan oh. Oh, yan oh. Ayan sila oh. Ang iingay ano, nakikita nyo ba? Ayan oh. Ayan sila oh, yan. So, nilagay ko na nga pala rito yung binili nating beware of dog noong nakaraan. Yan, nilagay ko na rito. Tsaka doon sa gate, sa... doon sa isa, sa kabilang gate. Tapos sa harapan ng bahay natin yung pintuan. Nilagay ko na rin doon para syempre merong protection yung mga magdadala ng sulat, syempre, para ano sila ma-warningan, maging aware. Dito na tayo sa work, mga kainags. Ano ko napapansin niyo, naka-sweatshirt ako ngayon kasi kanina medyo malamig. Pero ngayon, nandito na tayo sa trabaho, parang nararamdaman ko na yung init ng konti uli, ano. Para nagkamali ata ako ng desisyon na magsuot ng sweatshirt, ano. So anyway, mga kainags, nabanggit ko nung mga nakaraan na bala kong bumili ng GoPro 11, 'di ba? So merong mga nag-comment sa akin. Maraming salamat sa nag-comment no, na nagsabi na hintayin ko na raw yung GoPro 12 lalabas this year. Yan, di hintayin na lang natin. Baka syempre mas maganda yung GoPro 12 no? Tsaka syempre on top of the GoPro yun eh, di ba? So yun na lang hihintayin ko. So okay pa naman tong ating cellphone mga kainis no. Maganda pa naman yung resolution, tsaka maganda naman yung camera, pati yung stability maganda naman. Tsaka yung boses ko, ganun pa rin, golden voice, kahit na cellphone lang yung gamit natin mga kainags, ano. So yun na lang din ang bala ko para hindi tayo mag-ahol sa pag-iipon. Yan. Eh actually wala pa naman akong budget sa pambili ng GoPro, no. Uutangin ko nga lang eh. Pero since na may GoPro 12 na parating, yung GoPro 12 na lang yung aabangan natin. So maraming salamat sa mga nag-comment. Thank you very much. So papasok muna ako mga kainags. Mamaya tayo magkita. Yun, uwian na tayo mga kainags uli, ano? Grabe, ganun lang kabilis ang 8 oras. Medyo malamig-lamig na lang konti mga kainag, ano? Nagpaparamdam na. Nako, September na mga kainags. Bilis ng panahon, ang bilis ng araw. Nako, ngayon, ano na, hindi na pwede tayo mag-ano, no? Halimbawa, yung magka-camping tayo dito sa Canada. Nako, hindi na pwede siguro pag mag-content lang ang gamit natin. Hindi na pwede mga kainags, ano, dahil malamig na ang panahon, so lalo na sa umaga. Pero pwede ka pa rin namang mag-tent o mag-camping pala. Siguro kung halimbawa meron kang dalang heater, yung portable heater or ano yung naka-RV ka ganyan. Yan pwede. Pero kung tent gagamitin mo sa labas, nako malamig na mga kainags. Ganun talaga. Kaya nako next year na uli. Next year na. So tatlong linggo na lang mga kainags, ano? Fall na. Yan, kaya kung hindi natin na-enjoy ang summer, ang spring summer, nako. Yung bang puro tayo trabaho, nako. Hindi natin ma-enjoy talaga yan mga kainags, ano? Eh dito sa Canada syempre kailangan dito pagka summer dapat talaga enjoy mo mga kainags. Summer kasi yung talagang pinaka peak na talagang napakasarap lumabas, mamasyal. Yan, kasi syempre pagka nawala na yung summer na yan, fall, eh syempre yung mga dahon naglalagasan na yan. Yung beauty ng kalikasan eh nawawala na yan mga kainags, no? Pag especially pag yung mga dahon ay naglalaglaga na, medyo malamig na, nako.
Kaya dapat talaga enjoy. Yan. Kasi ano lang naman yan eh, once a year lang naman yan mga kainis, no? Yabang ko eh, no? Salita ako ng salita ng ano, ng mga camping-camping, samantalang ako hindi naman ako nagka-camping, ano? Pero na-enjoy ko naman yung summer mga kainis, no? Kahit pa paano, na-enjoy ko naman yung summer. And uwi muna ako mga kainis kasi mimiss ko si Sayon eh, no? Nako po, delikado. Parang ayokong dumaan dito mga kainis, ano, kasi may mga ibon doon sa ano, sa taas. Iwas tayo. Ako kasi tingin tayo diyan, no. Pag tayo sinuwerte, mapapatakan tayo ng ganyan mga kainis, ano. Yan, no. Yeah. Bumalik na tayo, no, mga kainis, ano. Pero hindi na tayo doon dumaan sa kung saan may mga ibon. Yan, no. Diyan tayo galing kasi kanina, no. May mga ibon, no. Yeah. Sabi nila siguro nung ibon eh, pag dumaan yung kalbo na yan dito, iputa natin sa ulo. Kasi nakakasilo yung ulo. Uy, ganda ng mga mushroom. Yeah, siguro hindi naman kinakain itong mushroom na yan. Ano? Wow, gandahan lang ako. So by the way mga kainags, ano, gusto ko lang din kayong i-update kay Mahal na Reyna. Kasi hindi kami masyadong nagkakausap ni Mahal na Reyna. Mula nung umalis siya, mula nung umuwi siya ng Pilipinas, siguro dalawang linggo, no, sa dalawang, almost 2 weeks, ay ano, tatlong beses lang kami nakapag-usap ni Mahal na Reyna. Kasi ano, ang problema ay yung internet sa Pilipinas mga kainis, ano, dun sa kanila mahina yung signal ng internet, mahina yung sagap. Tsaka pagka syempre madalas silang lumabas ng bahay nila, namamasyal, syempre isa pa yun sa dahilan kaya hindi kami nakapag-video call. At isa sa mga dahilan din, siguro pangatlong dahilan, ay magkaiba tayo ng oras, di ba? Magkaiba yung oras ng Canada at magkaiba rin yung oras ng Pilipinas. So minsan pag available siya, natawagan ako, pag nagpapahinga na siguro siya, hindi naman ako pwede dahil nga syempre may ginagawa ako dahil magkaiba nga ng oras. So pag ako naman yung available, minsan tulog na siya, nagpapahinga na, ganoon. So pag pareho naman kami available na mag video call, ang problema naman mga kainags ay walang signal, mahina ang signal, malakas ang ulan, yun, ganun. Tsaka minsan pagka nasa gala sila, kasi syempre wala naman silang data mga kainags, no? So, doon nga pala sa mga hindi nakakaalam, kasi ang ginawa ni Mahal na Reyna at tsaka nung ating bunsong prinsesa, nung nasa Vancouver na sila, tinanggal nila yung SIM card ng cellphone nila. Kasi pagka hindi nila tinanggal yon, syempre may mga message pa rin dumarating. Halimbawa, nasa Pilipinas ka, may mga tawag kang marireceive, may mga message kang marireceive. Lahat yon papasok sa bills mo mga kainags. At malaki yung bayad, malaki yung charge pag ganun, kasi parang long distance. Kaya ang ginawa nila, tinanggal nila yung ano, yung SIM card ng kanilang cellphone. Sa Vancouver pa lang. E ang siste, bumili sila ng SIM card doon, gusto nilang ilagay doon sa cellphone nila. Hindi naman umuubra. Ibig sabihin hindi umuubra, parang wala ring ano, no. Kasi siguro hindi raw naka open line yung kanilang cellphone, kaya ayaw gumana ng SIM card. Kaya umaasa na lang sila doon sa Messenger ganun. Doon na lang sila umaano pag may internet. Ganun. Kaya syempre kasi may mga kaibigan na rin tayo dati mga kainags na umuwi ng Pilipinas na hindi nila tinanggal yung kanilang SIM card ng cellphone nila. Nako. May mga na-receive silang mga text, may mga na-receive silang mga tawag. Nako mga kainags, pagbalik nila ng Canada, ang laki ng binayaran nila, ang laki ng charge sa bills nila, cellphone. Yung isa nga ay umabot ng 1,000 Canadian dollars ang binayaran niya. Ano lang siya doon, ha? Siguro wala pa yatang isang buwan sa Pilipinas, ano? Siguro mga 3 weeks lang yata. Mga kainags, nako, laki ng binayaran. Grabe. Kaya nung binanggit niya sa amin yon, eh nagkaroon kami ng ideas. Kaya maraming salamat sa mga kaibigan natin, ano, doon sa mga nakaka-experience. Kaya kami, yung mga nakarinig, no, nakabalita, eh tinanggal na yung mga SIM card para hindi na maranasan yung kanilang naranasan. Kaya maraming salamat sa mga nagsishare.
Naglakad-lakad lang ako dito mga kainex kasi gusto kong ma-enjoy ang panahon. Yan. So, dalawang linggo na lang, ano? Pabalik na sila mahal na Reyna. Pero parang ang tagal para sa akin noon. Ang parang ang tagal. Pero sa kanila parang ang bilis noon. Bitin na bitin sila sa Pilipinas mga kainex, ano? Para sa kanila yung isang buwan na yun. Sandali lang sa kanila yun. Parang kulang pa yun. Maiinis yung mga yun. Kasi bitin. Eh, ganun talaga. At least nakauwi sila ng Pilipinas, di ba? Ito na mga kainag, niluluto na natin yung natira nating zucchini, yung kalahati, di ba, kahapon niluto natin. Yan, so ito na yung niluto natin kahapon zucchini, ano. So ngayon, ito naman, di ba, sarap kasi. Nako po, napakasarap mga kainag, so. Ay, naku, Sayon. Naku, mabuti na lang nandito si Sayon, mga kainis, ano? At meron tayo nakakakulitan. Kasi wala si mahal na Reyna, kaya nalulungkot tayo. Pero nung nandito si Sayon, kasama natin, kahit pa paano nababawasan yung lungkot natin. Gawa ng mga alaga nating aso, ng mga hayop, no? Ano? Kabango-bango mo, bango-bango mo, kahit di ka pa naliligo, bango-bango mo pa rin, ha? Ako, na. Oh, papasok na ako, ha? Dito ka lang muna, ano, ha? Diyan ka lang muna. Papasok na naman tayo, mga kainags, ano? Tapos sa bukas nga pala, mga kainags, i-final finishing ko na yung, ano, yung ating ginawang bakod, ano, yung extension. Lalagyan ko na siya ng mga alambre, tsaka yung final na para tapos na talaga yung project natin dito sa bakod natin. Ayan. So tara, pasok na ako mga kainex kasi baka malate ako. Tatakbo na naman tayo. Ayoko nang tumakbo. Sa clock in, clock out. Amira. So tara, let's go. Biyernes nga pala ngayon mga kainex. September 1, 2023 dito sa Canada. Dito na tayo sa work mga kainex. Ako, sarap na naman ang pakiramdam natin ngayon kasi bukas day off na naman tayo, araw ng Sabado, September 2. Nako, napakabilis ng panahon, September na. Parang kailan lang March, no? Parang kailan lang yung natutunaw yung mga snow noong March, April. Grabe, ang bilis. Bilis, mabilis talaga ang oras dito sa Canada, mga kainags, ano, sa totoo lang talaga. Ang bilis. Talagang parang kulang. Kulang yung mga araw, mga panahon na walang snow, no? Yung spring, summer. Although sa fall, kalagitnaan ng fall kasi yung unang buwan ng fall, no, wala pang masyadong snow yan. October, yan medyo magkakaroon ng konting snow. Pero November, yan na. Sigurado yan may snow na mga kainags, ano? Yan. Pero hindi naman tayo nagreklamo, kumbaga para syempre masarap kasi nung walang snow, mga kainex. Ano, masarap yung hindi malamig ang panahon. Eh, pero syempre, dito tayo tumira sa Alberta, Canada. Kaya ganyan talagang buhay natin. Kumbaga, naikukumpara lang natin yung summer doon sa winter. Di ba? O syempre, pag summer, ang dami natin nagagawa. Eh, pag winter, dami natin trabaho sa pagtatanggal ng snow. Sa sasakyan, sa pag-shovel, di ba? So, mapasok muna ako, mga kainex. Ano? Tignan natin kung makapag-vlog tayo sa lunchroom mamaya. Yan, so ito mga kainis ang ating ulam ngayon. Yung niluto natin kanina. Yan, tsaka tutuloy. Paksiw na makerel. At nako po, brown rice na kanin. Hindi tayo masyado makapag-vlog ngayon kasi maraming tao rito mga kainis, ano. Maraming tao. Yan. Iniwasan ko kasing mag-vlog dito na nakaharap yung camera. Kasi baka ma-issue tayo. Meron tayong kasama rito si Khalil. Yan. Ah, singer to eh, vocalist, no. Meron kami, magja-jamming lang kami dalawa. Siya vocalist din, ah. Huwag kami, alam mo vocalist ako, pambira naman siya. Gira. Kaya mo. Okay. Ikaw na ang may sabi na ako'y mahal mo rin. At sinabi mo. Okay na.
Ang saya natin ngayon, mga kainag, sa no, grabe yung halakhak ko eh, no. Halakhak nang talagang no, sobrang tuwa eh, no. So tara, uwi natin, mga kainag, sa no, kanina nga pala, 'di ba nag-jamming kami, ano? Kasi ano eh, no, doon sa mga hindi nakakaalam, ano po ako, yeah, frustrated vocalist, yan, frustrated guitarist, yan, lahat ng sa music, frustrated talaga ako. Si Khalil, ano 'yun? Vocalista talaga 'yun, mga kainag, sa no. Talagang kumakanta 'yun. Yan, talagang kaya sabi ko kanina, tara jamming tayo. Kumanta ka nung kanta kanina, ako yung sisingit, yung parang instrumental, kasi doon lang naman ako magaling eh, yung singit. Yon, mga ganun, tama nga ng tao, ano. At saka maraming salamat din pala kayo, no, kay Richard, ano, yung humawak ng camera natin habang nakikipag-jamming tayo doon sa isang kasama natin sa pagkanta. Lahat kami doon nagtawanan, no? Saya-saya namin kanina habang naka-break kami, mga kainag, ano? Sarap ng ganun, no? Yung mga nakakasabay mo sa break, eh masasaya kayo, jamming-jamming lang, ganun. Tawa kami ng tawa kanina, na ano lang yan, napag-usapan lang namin, tapos biglang ganun ang nangyari. Tuwan-tuwa sila sa akin, no? Kasi ang galing ko raw, ano? Ang galing ko raw sumingit, ang galing ko raw pumasok. Pinakanta ko lang actually si Khalil. Sabi ko sa kanya, kanta ka. Ako yung instrumental. Instrumental. Yan. Yan, mabira. So mga kainag, so, no, maraming salamat sa panonood. Hanggang dito lang muna yung vlog ko. Paputulin ko na. Thank you. At hanggang sa muli.